From Reden Espejo, Attorney Mark, first, thanks for being in SM&I and good day po. Yung case po namin, March 2020, naakusahan po kami ng Violating Bayanihan Act as one, hoarding at anti-panic buying ng alcohol. Hanggang ngayon, di pa po natatapos. Gusto po sanang mag-OFW yung asawa ko, pero nag-aalala po siya sa kaso namin. Paano po ba kaya maremedyohan ito? Maraming salamat po. Yung kaso niya, nasa MTC. Mm-hmm. So, in that case, so I think yung batas na yan is nawalang visa na eh. So, don't forget na yung batas kasi is always in favor of the accused. Uh-huh. So, ang ibig sabihin ng in favor of the accused, for example, may batas, bawal yung hoarding. Tapos, may another batas na kinansila ang batas na yan. So it means pwedeng gamitin yon para madismiss ang kaso. Kasi wala na yung Bayanihan Act. Wala nang Bayanihan Act, then may batas tayo ngayon na wala na yon. Kinansila na yung Bayanihan Act. So pwede ka mag-file ng motion to dismiss on the ground na wala na yung batas na yon, kinansila na yan, and invoke mo lang yung the criminal cases should always be in favor of the accused. Ay, yun ang sabihin mo sa abogado mo. Yes. May laban na kayo. May laban. Ngayon. Ayan. Tsaka, baka naman yung abogado, hindi sila in-inform para humawin po sa charot lang. Kumikita ang kabuhayan na abogado. Si Nita Ramos naman ng Pasay City. Good morning po, Attorney. May kapatid po ako na nag-ampon. Anak din ng isa pa naming kapatid. Ngayon po, nabuntis yung inaampon niya. Hindi sinagot ng lalaki at walang suporta. 22 years old po siya ngayon at 2 years old po ang anak niya. Di matiis ang kapatid kong ugali kasi layas ng layas. Walang trabaho, may nervyos na siya dahil kapag sinaway ay sasabihin magpapakamatay. Gusto na niya iiwan sa tunay na magulang. Pwede po ba yun? Ang tanong dyan, yung parental custody or parental authority ng isang 22-year-old, matanda na yan. Mm-hmm. Kasi matanda ka na, more than 18 ka na, yung parental authority mawala na eh. Mm-hmm. Di ba? Pag mawala na yung parental authority, bakit mo problemahin yung 22-year-old na may anak na? So alam na niya may anak na siya. So she should be responsible enough. So hindi mo dapat problemahin 'yan. And second, ang issue dito, sabi mo nampon. Ang tanong diyan, may legal adoption ba? Mm-hmm. Kahit na may legal adoption pag more than 18 na, so huwag mo nang problemahin kung saan mapunta yung 22-year-old kasi in the very first place hindi naman siya minor. All right. Another question dito from Reynaldo Galvan ng Mati City, Davao Oriental. Ask ko lang po tungkol sa lupa ng naging administrator ang tatay ko sa lupa ng kanyang pinsang buo for more than 20 years. May mga tanim po siyang niyog at iba pang prutas. Productive na po. Ang problema, namatay na po yung tatay ko noong 2019. Ang tanong ko po, may habol po ba kami na pagbayarin yung mga natanim ng tatay ko sa may-ari ng pinsan niya? Don't forget ha, tenancy ang pinag-usapan dito under the rules on agrarian reform. Mm. Don't forget, pag tenant ka, tapos na namatay yung tenant, for example, tenant. Mm. Pag namatay ang tenant, ang tanong dyan, ang mga anak, automatic maging tenant ba? Mm. Hindi. Tenancy is not inheritance. Mm. Tenancy is based on trust and confidence. Mm. Don't forget that. But yung tatay nila, kasi nung dinanim yung mga gulay at mga prutas, tenant yung tatay nila. So it means, yung tatay is a planter in good faith. Mm-hmm. Pag planter in good faith ka, pag may mga tanim dyan, so you have, parang matatawag na inheritance yun, yung mga tanim na yun, but of course, certain subject to the agreement ng landlord. But as what I've said, i-emphasize ko yan ha, ang tenancy is not inheritance. Mm-hmm. So ibig sabihin, pag tenant yung tatay mo, namatay ang tatay mo, hindi automatic na maging tenant ka. Maging tenant ka lang kung ang landlord may trust and confidence sa'yo. Ayun. Pero yung tinatanong niya dito, attorney, is may mga tinanim yung tatay niya. Yes. Pwede bang singilin niya na, ito mga natanim ng tatay ko dito sa lupa mo, pwede mo bang bayaran to? Pag nabenta, may yung tinatawag na fruits, yung for example, may kita. So, depende sa usapan nila yan. Mm-hmm. So, maybe pag usapan nila na 30%, 50%, depende sa usapan ng tatay nila. Kung patay din tatay, walang karapatan yung maanak. So, sa batas, may right naman ang tatay kung namatay na. Kasi I think 1/3 or the 30%, more than 30% may share pa rin yung tatay. Mm. Or namatay na, so yung share niya will be represented by the heirs. Yung mga heirs. Mm. So pwede yun? Pwede. May share pa rin. Okay.
Si Gonzalo Ragas ng Santa Cruz, Davao del Sur. Good morning, attorney. Nakabili ako ng lupa ng first cousin ko, kaso wala akong pinangahawakan na kasunduan. Tapos bigla siya namatay. Ang kanyang asawa matagal nang namatay. Anong dapat kong gawin? Patay. Actually, nagbebenta ng lupa, bumili ng lupa. Don't forget ha, pag real property ang pinag-usapan, may requirement yan. Number one, it should be in writing. Second, it should be in a public instrument. Third, it should be registered. Wala sa tatlo. Wala first, sa tatlo. First, it should be in writing. Wala. Sinulat lang yata sa hangin. Wala, wala. Second, public instrument. We say public instrument, it should be notarized. Paano i-notarize? Hindi ka nakasulat eh. Pangatlo, it should be registered sa Registry of Deeds. Wala. So, ibig sabihin, yung contract ninyo ng pinsan mo, kung sino man yan, is unenforceable in court. Mm-hmm. So, walang hindi man matatawag na walang visa, unenforceable. You see, unenforceable, valid lang yan between the parties. Paano maging valid kung patay na yung mga parties? So, ibig sabihin, wala na yun. Alright. Good morning po, attorney. 22 years na kaming hiwalay ng pinakasalan ko pong babae. Anong maganda ko pong gawin para mapawalang visa ang kasal namin, sir? Sabi ko nga, Hana, ang pag-ibig, minsan may expiration. But hindi ang kasal. So, ibig sabihin, ang kasal, lifetime commitment yan. Mm-hmm. Kasi ang pag-ibig, it takes two to tango. Mm-hmm. So, kung gusto mo ma-maintain ang pag-ibig mo sa asawa mo, kailangan mahalin mo din siya para ma-maintain ang pag-ibig. Kung one way lang ang pag-ibig, may katapusan talaga yan. But in marriage, iba. Mm-hmm. Ang marriage, walang expiration. It means kahit na 10 years na kayo hulay, 20 years, 30 years, as long as hindi na-annul yung kasal ninyo, hindi naging declared void by the court, valid pa rin yun. So kung magpakasal ka ng pangalawa, habang may una kang kasal, pwede ka madimanda ng bigamy. Mm. Kung may iba kang girlfriend dyan, pwede ka madimanda ng concubinage or bawsi, violation of women's rights. So ang gagawin mo, dapat ipanalify niyo muna yung kasal niyo. Huwag na kayong pakasal kung hindi nyo kayang panindigan. Attorney, totoo po ba na 5 years ang prescriptive period ng kasong estafa? Hindi 5 years, 15 years. Mm-hmm. Okay. Saan nila po yung 5 years? Ayun ko, saan nila 15 years yan kasi ang kasong estafa kasi ang penalty dyan is based sa damage involved. So we say based on damage involved, sabi ng batas, pag ang penalty is based on the damage involved, ang prescriptive period is 15 years. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.